Ako, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Sa isang panayam kay Pangulong Bongbong Marcos, bago ito tumungo papuntang Vietnam ngayong araw, ay sinagot nito ang akusasyon ni dating Pangulong Duterte na isa itong adik at nasa listahan ng PDEA nung mayor pa siya ng Davao City. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ay dahil umano ito sa iniinom na fentanyl ni PRRD, kaya ito nagkaganon. Ang fentanyl ay ang pinakamatapang at pinakamabisang painkiller na ginagamit ni Duterte para sa kanyang sakit sa likod. Open naman ang dating Pangulo sa naturang gamot at may prescription ito ng kanyang mga doktor. Hinihikayat pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga doktor ni Duterte na alagaang mabuti ang kanilang pasyente, kaya umano kung ano-ano na lamang ang sinasabi. Ano na nga kaya ang magiging takbo ng relasyon ng pamilya Duterte at Marcos gayong tuluyan nang nabuwag ang Uniteam? Pakilagay ang inyong komento sa comment section. Maraming salamat. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan. Nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at taas Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Ilocano, Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, maggawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na yung malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time,
lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. May mga sahig nandyan lahat. Lamesa, desks, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba? Ugali, iba? But bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the constitution. Ngayon, ang constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng constitution sa Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta ang Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa siyudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo kung magkaletse-letse yung buhay na ito. Sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pinipirma niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Ano klase yung putang inang yun? Ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganun, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan kayo sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman.
ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis, no? Baka ihi mo ito, ha? Kakaubos talaga ng laway itong... What do you expect the national government, particularly ang Malacañang? Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar, gano'n na gano'n. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi lang man ninyo ginamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman at binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Ay, hindi pa. Pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacañang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya. Then, Magsaysay Ilocano. Then, si Quirino Ilocano. Ganun dapat, ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo kasi pahabain mo ang termino. Gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacañang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati police, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano.
presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote, to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina ko mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun naman, baski ano ka, diyan katagal ako, yan o. Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice mayor ako. Diyan mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, mag-eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga belaga, pati lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanian, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahat wala ako. Paglabas ko sa Malacañan, lipad ako dito. Pumunta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ali. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang sabihin. Putang ina. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, parliament, ang ambisyon niyan,
karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo? The armed forces of the Philippines, alam ninyo? May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ituloyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parlament, itumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong Bongbong, diyan ka lang. Ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Eh marami siyang sundalo. Eh, kaya natin, kayong pumalag, kayong... Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacañan. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacañan.